kapal-kapal ng alikabok niya. Kumuha ako ng t-shirt ko, pinunasan ko. Umiiyak ako habang pinupunasan yung Bible, yung magandang balita. Tagalog. Sabi ko, patawarin mo ako, Lord, hindi ko naintindi itong salita mo. Tulungan mo po ako, wala po akong alam sa Bible. Panginoon, bigyan mo ako ng tamang mababasa ko dito. Totoo yun, hingin mo lang sa Lord. Ibigay ng Lord sa'yo. Na sinabi ko, wala akong alam dito, bigyan mo ako ng tamang mababasa. Hindi ko makalimutan yun. Alam niyo yung Bible, nung binuksan ko, hindi ko siya nilipat-lipat eh. Pagbukas ko, pagpito, isang pit lang, dinala ako ng Panginoon Diyos sa John 1:12. Na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko kasi maraming dasal ng dasal, simba ng simba, rosaryo ako, namamanata, anak na po ako ng Diyos. Hindi po pala, kailangan kong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso, ating Panginoon. Akala ko rin noong araw, pinakamalaki ng bilangguan ng munting lupa, pero nung makakilala ako sa Panginoon, tsaka ako po nakunawaan ng pinakamalaking bilangguan. Kung kayo tanungin ko, ano ba sa palagay nyo ang pinakamalaking bilangguan? Alin? Akala nyo ba nasa laya kayo? Yung mga nasa labas, akala ba nila nasa laya sila? Ang pinakamalaking bilangguan, ito pong mundong ginagalawan natin. Dahil naririto sa mundong ginagalawan natin, lahat po ng klase ng bilanggo, bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs. Bilanggo ng laman, kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisa, pandaraya, panloloko, pagkaingkit. Lahat po ng klase ng bilanggo nandito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya mabalad din po ako nung mabasa ko sa kanyang salita na sa sulat po sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan na katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng munting lupa, pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Lord, mabuti po ang Diyos. Pero mga kapatid, tingin kayo sa akin lahat, meron lang akong reminder sa inyo. Wala pong exempted sa problema. Hello? Malungkot kasi marami mananampalataya na pag dinatna ng problema, misang galit pa siya sa Diyos. Kasi nung ako'y makakilala sa Lord, ibang, ako po ang gang ko po, Sputnik po ako. 14 po hanggang sa loob ng bilibid. Pero napakaraming Bible study doon. Yung mga kakausap ko nga, natatakot sa akin, Bible lagi ang dala ko. Umiikot sa bilibid, nagtatanong ako sa my schedule ng Bible study. Sabi sa akin, mga kakausap ko sa ibang pangkat dyan, huwag kapapasok dyan, baka matira ka dyan. Kasi nung maborn again ako, ang pangkat ko, ang boss ko si Jesus. Ano? Pumapasok ako sa mga building, nag-attend ng Bible study, nagbabasa ng Bible. Every Saturday, wala kaming dalaw, pero may dumarating na iba-ibang church. Umattend po ako sa gawain ng Panginoon. Kaya namahal ko na po ang Lord, kaya ako sinabi sa inyo, walang exempted sa problema. Tumatakbo isang preso. Sabi niya, Kosa, may dalaw ka. Sabi ko, sino yung asawa mo nasa opisina? Nagulat po ako, sa bagay, medyo matagal na po talagang hindi dumadalaw yung asawa ko. Nagulat ako dumalaw. Disyembre po yung magpapasko. Sabi ko, nasaan? Kasi nakakapasok ang asawa ko eh. Asan ang asawa ko? Sabi, nasa opisina. Eh, di nagmamadali ako pumunta sa opisina dahil nag-alala ako, baka ako may problema sa bahay kaya nasa opisina. Pagdating ko sa opisina, sabi niya, sabi ko, bakit hindi ka pumasok? Sabi ko, halika, pasok tayo. Sabi niya, hindi na ako makadalaw sa'yo, hindi na ako makapagantay sa laya mo. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Di siyempre, nung natinig ko sinabi ng asawa ko yun na mag-aasawa na siya,